Hello guys, good evening. Pupunta tayo ngayon sa Logos Church. Dahil ko lang si Kuya Ray, susunduin tayo. So ito yung first service ko sa 2020 sa Logos Church. Tara, ama kayo. Pwede na po ba tayo magsimula? Excited na po ba tayo? Amen. 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 Sabihin ko natin, you are beating up. Power, conceived and dark, and the stars shining.
you have died on the cross. Panginoon, goodbye on that cross, Lord, for us to have life. You died for us to live. Lord, we thank you so much for your unfailing love, Lord. Thank you, Lord, for everything that you have given to us. Hallelujah, Lord. Even sometimes, Lord, that we became faithless, but you remain faithful to us, Lord. That you never leave us or forsake us, Lord. Lord, we know that sometimes we fail, Lord. That recognizing your love, Lord. That even, Lord, your love is not based on who we are.
says in the book of Romans 5:8, God demonstrates His own love for us while we're still sinners. Christ died for us. Thank you for your word, Panginoon. Lord, salamat po, Lord. Thank you for your love. Thank you for the cross. Thank you for the salvation, Panginoon. Salamat sa iyong buhay na inihandog, Panginoon, para magkaroon ang pinakaligtasan, Panginoon. Hallelujah. Wala makapapantay, Panginoon. No one, Panginoon, sa ginawa mo to demonstrate your love para sa iyong mga anak. Sa gabi nito, Panginoon, let your name exalted, Panginoon, sa place ito, Panginoon. Ang pangalan mo namang, Panginoon, ang maitas sa gabi ito, Panginoon. Hallelujah. Narito kami lahat, Panginoon, to worship you, the Spirit and truth. Ikaw lang ang aming pupurihin, Panginoon, sa Spirit at katotohanan, Panginoon. Hallelujah. Sa aming mga pananalangin, Panginoon, sa aming fellowship, Panginoon, sa aming pakikinig na iyong banal na salita, Panginoon, ikaw lamang, Panginoon, ang aming manulahati, Panginoon. Thank you, Lord. We are so excited, Panginoon, sa your revelation, Panginoon, sa mensahe mo, Panginoon, sa inyong mensahero, Panginoon, our beloved Pastor Marshall, Panginoon. Thank you, Lord. Tunangako, Panginoon, na ikaw'y dakila, ikaw ay tapat, ikaw'y totoo sa iyong mga pangako, Panginoon. No one can separate us from the love of God. Thank you, Lord. We give you praise. We give you honor. We give everything we have. In this name we pray. Na hindi dahil gusto lang natin magbigay, hindi dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan na ito, na utos ng Panginoon, na ibigay po natin o ibalik natin ang para sa Kanya, ipara po maipamahagi ang salita ng Panginoon. At mas lalong marami pa po ang makakakilala sa ating Panginoon. Meron po akong i-share sa inyo na nabasa ko po sa isang great philosopher. Sabi dito ni Jack Graham, a pastor of a Great Preston Wood Baptist Church in Plano. The purpose of tithing is to teach us to put God first in our lives. God doesn't need your money or our money. Instead, He wants what our money represents. Nagbibigay po tayo dahil gusto po nating ipakita na ang mga ikapo, mga offerings na to ay binibigyan natin ng priority ang ating Panginoon. May passion tayo na tumulong sa gawain ng Panginoon. At pangatlo po ay may purpose. Yung purpose po ay para po matulungan natin ang church para marinig ng lahat ng mga tao ang salita po ng Panginoon. Tithing is giving back to God 10% of whatever He blesses us with financially. God said, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord God Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out the much blessing that you will not have room enough for it." Yun po ay makikita sa Malakay at lagi po natin naririnig yan. Natutuwa po na sinabi ng Panginoon na subukin natin siya sa taas. Ito po yung pinaka-test na sinabi sa Bible na subukin natin ang Panginoon at tingnan natin kung gano'ng kaya pang ibigay ng Panginoon. At ang nakakatuwa doon, sabi dito, much blessing that you will not have room enough for it. At pinaka-last po na ayan ako, sabi dito, our offering is an act of worship. The offering during the worship service provides believers an opportunity to respond in gratitude of what we receive sa Panginoon. Yun po yung sinabi niya sa story, yung grace, yung love, yung mercy, and even things po na mga nais natin na hindi pa natin naiaas sa Panginoon, alam ng Panginoon at sa sobrang generous po ng Lord, even hindi nyo pa nababanggit, binibigay na po ng Panginoon. Natutuwa po ako kasi sabi ko nga dito, magbibigay po ba tayo kung wala tayong trabaho? Magbibigay. Natutuwa nga po ako sabi yung sinabi ni Pastor Don, kasi yun nga din po yung tanong ko, magbibigay po ba tayo kung wala po tayong trabaho? Magbibigay po ba tayo kung yun lang po yung pera na nandun sa atin? Pero sabi nga ng Panginoon, ang promise ng Lord, test me on this. Kaya I challenge po and I encourage everyone na subukin po natin ang Panginoon. Ibigay po natin yung nararapat sa Kanya. Sabi nga, may nabasa po akong book, parang article doon, na
Ang binibigay lang po natin sa Panginoon, commanded niya 10% of what we have. And 90, we enjoy the 90. Sabi nga doon, and kapag nagbigay daw po tayo ng 10% of what we have, nakakatuwa po kasi doon sa 90 pa lang, mas grabe pa daw po yung parang nararanasan natin kung meron tayong 100%. Naniniwala po ba kayo doon? Na kung sa 100% nyo, sobrang saya nyo na, nakabibili nyo lahat. Ito po yung sabi ng pinaka-writer doon, i-test mo yung sarili mo na ibigay mo ano para sa Panginoon and you will see kung ano mararanasan mo sa 90% na kaya ibigay pa ng Panginoon sa iyo. Kaya yun po, sa pagbibigay po natin ito, hingin po natin sa Lord na turuan niya tayo kung paano maging faithful po na magbigay sa Panginoon. Kasi sabi nga ng Lord, test me on this, give back of what, kung ano po ang para sa Panginoon. Sige po, bago po tayo magbigay, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito, Panginoon, at alam namin, O Diyos, ikaw, Diyos, na tapat na kahit kailan hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Panginoon, kahit kailan, Lord, hindi mo kami pinabayaan, O Diyos, Ama. Tunay nga, Lord, we ask tonight, Father God, na ayos mo po yung heart namin, O Diyos, iayos mo po ang buhay namin, Ama. We surrender everything to you, Lord. We want, Father God, to be faithful giver, Panginoon, lalo na, Panginoon, sa iyong gawain, O Diyos, Ama, not only financially, O Lord, even our time, Panginoon, even our effort, O God, turuan mo po kami, Panginoon. At alam namin, Lord, na magagawa namin, Panginoon, ang bagay na to sa pamamagitan mo, O Diyos, Ama. Lord, thank you, Father God, for all the blessing, Lord, na binibigay mo sa bawat pamilya namin, sa aming Panginoon. Thank you for the work, O Lord. Salamat po sa kalakasan, Panginoon, na alam namin, Lord, every day, Lord, is an opportunity to thank you, Father God, na tunay nga, Lord, ang buhay namin ay para sa iyo, Ama. And we pray, Father God, sa lahat, Panginoon, ang mga naghahanap ng trabaho, sa lahat ng may sakit, O Diyos, at ano man, Panginoon, hiling na aming puso, alam namin, Lord, kung gano'ng kaka-generous, O Diyos. Lord, we pray, Lord, sa money na aming sa offerings and tithes, O Lord, we pray, Lord, na ikaw po, Panginoon, siya magbigay ng wisdom and knowledge, Lord, and how to use this money, Father God, para, Panginoon, sa ikalalaganap at ikalalaki, Panginoon, ang gawain mo, O Diyos, upang lahat ng iyong mga anak ay makarinig ng iyong salita, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa opportunity na ito, Ma, na ibalik sa iyo ang nararapat sa iyo, O Diyos. Lord, thank you, Father God. Lord, we offer you everything, Panginoon, at alam namin ikaw ang Diyos na tapat na nagmamahal sa amin, Ama. Ito po ang aming samod na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito muli tayo kay Pastor Marsan. Mag-double na siya. Advertisement. Yung kay Pastor sa Bible. Yan. One of the reason po, kaya po ako lalo lumago, kaya po ako nakakatayo na nakapag-preach sa Panginoon. Kasi graduate po ako ng batch 5 pa lang. Gumraduate po ako dito po sa Bible training program. Imagine niyo po ngayon, batch 37 na po ba, Pastor? Matutuwa po kayo, marami po tayong matutunan. Amen. Hallelujah. Para pa nga po, para kay Lord. Amen. Para po kay Lord, para kay Pastor. Para kay Lord. Amen. Alam niyo po ba yung message ngayon, saka yung message po rito sa tithes and offering na in-exhorting Ate Dayan, yung mga umaten po kagabi ng Bible Study City, is related po, ano? Parehong-pareho. Talaga po, one spirit na, ang body of Christ. Di po ba, parehong-pareho? Na yung pinaka-conclusion po namin kagabi, yung sitwasyon na naranasan natin ngayon ay pinapahintulutan lang ng Lord, hindi binibigay. Magkaiba po yung pinahintulutan, magkaiba yung binigay. Inalagdaan po ng Lord yun, katuloy nga po sinabi ni Pastor Marsan, inalag ng Lord yun para po lumapit tayo sa Panginoon. To realize we have a big God, na meron po, there is agad. Amen. Yun po ang kasarapan po na meron pong sige na talaga po i-dip natin po talaga, lalalim tayo na nalalim at meron po interaction, pwede tayo magtanong, sasagutin po natin, pagtutulungan po natin. Amen. Yun po, Kuya Carlo. Sa ating kapatid na ito, Hallelujah, Lord. Salamat po, Lord, sa gabi ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa buhay na yung anak na ito ni si Ate Tia, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat namin po, Panginoon.
Panginoon ay wabanggit sapagkat isang taon na naman ang nagdag mo sa buhay ng anak na ito, Panginoon. Na isang taon na yung Panginoon ay magamit lamang niya, Panginoon, for your glory alone, Panginoon. Whatever the desire of my heart, Panginoon, ito yung pinakaloob na, Panginoon. At ang ministry pinakatiwala mo sa kanya, Panginoon, continue to bless her, Panginoon. Ang kanyang trabaho, ang kanyang ministry pinakatiwala mo, ang kanyang pamilya sa Pilipinas, Panginoon. Salamat, Panginoon, at lubos ka nang kinakilala, Panginoon, at lubos, Panginoon, nagpapakalalim sa sayo, Panginoon, upang, Panginoon, ang buhay na iyong pinakaloob ay magamit lamang niya, Panginoon, for your glory alone. Salamat po, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyong anak na ito, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, ikaw ay totoo sa iyong mga pangako, Panginoon. We give you praise, we give you honor, in Jesus' name we pray. Amen. And we pray na dalangin po namin na maisa pamuhay po namin ang inyong pagdating sa mga Panginoon. At dalangin din po namin, Panginoon, sa aming pagsasaluhan sa gabi nito, ang aming kakainin. Paspasan po lang inyong grasya, Panginoon. Bless my days sa aming mga buhay. At sa taong nagpapit ito, Panginoon, bless them my day. At patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon, sa gabi nito, sa fellowship na ito, Panginoon, samahan niyo po kami hanggang pag-uwi, Panginoon. Dalangin po namin sa lahat ito, Panginoon, we praise you, we worship you, and we adore you.